Magandang umaga ho mga boss, mga kamping, mga bunyog. Maaga tayo ngayon, no? Magbigay lang ho tayo reaksyon dito sa Vice Presidente ng Pilipinas, no? Tungkol ho dito sa patot sa dahan daw. Ha? Ni VP Sara at saka nito si La Franz Castro at saka nila Lisa Ontiveros, no? Nagpapatut sa dahan pa rin si Vice President Sara Duterte at Senadora Lisa Ontiveros. Sabi ni VP, wala na siyang natitirang respeto para sa Senadora. Pero buwelta na mari Ontiveros, hindi respeto ang kanyang hinihingi kundi potential funds. Nasa front line ng balitang yan, si Marian Enriquez. Umiinit ang sagutan ni Vice President Sara Duterte versus Senator Lisa Ontiveros at Congresswoman Franz Castro. I do not respect Ms. Castro and Ms. Ontiveros. I have no respect for them. Buelta naman ang yun ang mabigat dito kay Sara. Pagka kinestiyon mo siya, hindi ka na niya irirespeto. Ha? Buti nga, ganun lang. Di pa sila binibigyan ng mag-asawa sampal. Diba? Kita niyo namin ginawa na ito pag maita ulo nito. Diba? Bugbog sarado yung sheriff. Ha? Tuloy natin. Nadora! Hindi ko kailangan na ang respeto mo, VP Sara. Kung hindi mo kayang irespeto ang mga katrabaho mo, irespeto mo man lang sana ang paggasta ng pera ng bayan. Nag-ugat ang patot sa dahan sa pagbusisi ni Ontiveros at Castro sa ginastos na 125 million pesos na confidential funds ni VP Sara kahit wala naman yan sa 2022 budget ng Office of the Vice President. Galing ang pera sa contingent fund ng Office of the President na inilipat sa OVP. Ang pondong yan naubos daw ng OVP sa loob lang ng 19 na araw. Pagkatapos ng mga pagdinig ng Senado at Kamara sa isang pahayag idinaan ni VP Sara ang patutsada niya kina Ontiveros at Castro. Nauna naman ang iginiit ni Ontiveros na walang masamang magtanong kung paanong ginastos ang pera ng bayan. Hindi anya special ang OVP. Sagot naman dyan ni Duterte. Hindi naman kami ever nagsabi na special ang Office of the Vice President. In fact, we respect. Kailangan mo ba sabihin yan? Yan lalaki na hinihingi ninyong budget, special kayo. Iba yung galaw, iba yung, sasabi mo, eh, bigyan nyo ako na lang, special ako, ganun ba yun? Si Sara talaga. Hindi na kailangan sabihin pa yan, yung klase na yan. Oh. The process doon sa budget hearing ng House of Representatives and ng Senate, the discretion, the decision whether to grant confidential funds is really up to Congress. Giit ni Ontiveros, ipaliwag. Yan ang ano niya doon eh. Basta kung ano eh, kung ayaw niya wag eh, di ba ganun? Eh, alam naman ni Sara na hindi pwedeng siya, hindi siya tatanggihan ng Congress eh. Di ba? Alam mo, hindi naman kailangan maraming talino rito, di ba mga boss? Nakita niyo nga eh, pinagpatayan pa ng microphone si Franz Castro, di ba? Oh, tinatanong lang siya eh. Panag na lang ng bise kung para saan ang hinihingi niyang milyon-milyong pisong confidential funds. Higit isang linggo na simula nang nag-hearing tungkol sa confidential funds, pero mas marami ka pang patutsada kaysa sa paliwanag. Ganyan din ang ipinot. Buti nga, Risa, patutsada lang inaabot mo eh. Ha? Nakakita mo naman kung paano yan, hindi ka... Wala kasi sa Davao. Kung nasa Davao lang to, Senador Risa, baka mag-asawa sa palinabot mo. Eh, Pilipinas to eh, di ba? Tonyak Teachers Partilis Representative Franz Castro, bukod sa confidential funds. Parang iba yung Davao sa Pilipinas, ah. Parang North Korea, ah. Hindi pwedeng kustyonin, ah. May sarili silang mundo. Parang ganun eh. Bakit? Oh. Kita mo yung mga ano nila doon, oh. May simbahan pa ba sa Davao? O si Kibuloy na lang din na naghahari sa Davao? Ano na rin ang kongresista ang nasa 2 milyong estudyanteng hindi nakapag-enroll ngayong school year? Tanong niya kay VP Sara na siya rin tumatay yung education secretary na saan ang mga hindi nakapag-enroll? Sagot ng bise? Pahanap niya sa akin ang mga bata na para bang kinuha ko yung mga bata na yan kasi kung saan-saan. Si Franz... Ang layo ng sagot ng mga boss. No?
Castro, kinuha niya yung mga bata dyan sa Talaingod kasi ililipat niya doon sa Manila para mag-rally. Siya yung may kidnapping. Siya yung may human trafficking. Pinabulaanan naman niya ni Castro. Itong trump up cases na child abuse, so funny talaga, so nakakatawa talaga. Ba't siyang mamersonal? Kasi ang sinatanong ko lang naman, saan niya ba dinala yung confidential fund? Sa susunod na linggo, isasalang na sa plenary debates ang panukalang budget para sa 2024. Ayon sa House Appropriations Committee, hindi ginalaw ang hiling na kabuuang 650 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd. Nagbabalita mula sa frontline. Ayun, oh, hindi man lang ginalaw yung ano, hinihingi, di ba? Oh. Kaya sabi sa, hindi ko naman ay ko. Binibigay ko sa Congress yan. Marian Enriquez, News. Yan ho siya. Oh. Pag gusto niya, kagaya siya sabi, sarawan, saragit. Oh, di ba? Sabi, maliwanag naman, di ba? Hindi ginalaw. Yung hinihingi niya 650 million na confidential intelligence fund. Oh. Paano? Yan ang ano, presidente sa 2028, pag hindi ho nagalaw ang sistema ng COMELEC at Smartmatic, ha? Eh ang isa hong nangangarap na maging pangulo, ha? Siyempre, pakikita mo yung pagiging ano mo sa mahihirap, pagiging, eh ito yung be, ha? Basta yung gusto ko, bigay nyo. Pag ayaw, pag kinisyon nyo ako, hindi ko kayo rerespeto. Ah? Tinatanong lang siya, paano niya naubos yung pera, di ba? Saan niya nilagay? Oh. Napanood ko kanina si ano? Gibote Doro, no? Hmm? Nakakausap niya si Cheryl Cosim. Oo. Oh, oh. At ano siya? Parang hindi niya rin ano yung tinanong sa kanya si Cheryl Cosim, eh. Mas malaki pa pala yung confidential fund ni Sara sa DepEd kaysa sa confidential fund ng DND. Di para National Defense, anak ng kamote. 85 million yata sa DND. 150 million, ano eh. Isipin mo ah, Department of National Defense, mas malaki pa yung budget ng DepEd. Ang hirap pong isipin, no? Pero, mga boss, yan ho ang ano. Pag hindi ho na ano yung COMELEC, hindi ho po yan naayos at yan pa rin ang sabi ni ano eh, malaki rin ang hinihingi pera ng ano ng COMELEC, ng budget. Oo, dahil bibili raw ng mga bagong makina na gagamitin sa automated election dahil luma na raw yung ano. Bamiyan ho natin tapikin yan. Nakakatakot po yan. Basta isa lang ano dyan, ha? Alam nyo sa mga mandaraya, oo, yun yung barahan luma. Mahirap pong ikasayan kesa sa bago. Mas madaling ikasay yung barahan bagong-bago. Hindi ko na alam kung saan pupunta talaga itong bansa na ito. Gaya sabi ni Atty. Enzo. Ano na ba nangyayari sa Pilipinas? Yan ho tanong, magiging tanong. Yun yung mga patakbo para magpangulo. Tsaka yan, papa, kung tutuusin mo, 32 million boto nito. Galing sa pagiging mayor, ha? Oh, hindi man lang naging congressman, hindi man lang naging senador. Anong ginawa niya ba sa Pilipinas para makakuha siya ng 32 million na boto? Kung hindi ba naman. Tinatanong ako ng Senado, si Garcia, paliwanag niya yung mga kung paano nga nangyari sa nakaraang eleksyon 2022. No? Oo. Madami yung topic. Ang ganda. Ang dami yung maibablog. No? Mamaya, mag-collab ulit tayo. Mamaya, oo. Yan o, ang ano, nangunguna sa survey yan. Nakakapanginig talaga ng nakapantay yung balahibo. Yan ho ang nangunguna sa ngayon.
na magiging presidente. Pangalawa, si Rapi Tulbo. Sa mga survey. Ah! Diyos ko. Saan pupulo din to? Oo. No? Nakakapangilabot. Yan ang magiging presidente ng Pilipinas. Ah? Kung hindi naman ano, eh, si Marcos naman, yung kanyang mga nag-ano na ho sila eh. Hindi naman papayag si Marcos na ibigay pa yung kawali, yung kaldero. 'Di ba? Ano na sila eh? Parang takot na sila sa isa't isa eh. Ha? Oh. Eh nasarapan na rin 'to, eh ba? Oo. Magulo 'to. Pero yun nga ang nagkakagulo. Kagaya na sinabi ni Attorney Enzo, eh puro mga ganid sa kapangyarihan. Si Mario. Mga boss, nasa kamay po ninyo ang dapat gawin. Kung papayag kayo na ganyan pa rin ang maging eleksyon, kagaya nung nakaraang eleksyon, tung darating ng mga eleksyon, wala ho talagang maaasahan. Wala po. Walang nakapalag nung nakaraang eleksyon. Grabe. Grabe talaga yun. Oo. Mantaking mo, hindi mo lang umatin ng debate. 31 million, 32 million. Tapos na eh. Oh, tapos na. At lahat naman ng ano, ng indikasyon na tapos na eleksyon. Hindi pa nag-uumpisa pero tapos na. Kitang-kita na, kaya nga sabi ko imposible na manalo pa 'tong mga 'to. Ayaw kong, gusto ko bago ako bumaba, ayaw ko nang makita ng dayaan. Subukan niyo man daya, pahuli ko kayo sa pulis. Ito ngayon si Tony Ross, Tony Ross ba 'to? Tony Gonzaga. Ilang oras na lang, mahal na Pangulo, babalik ka na naman sa yung dating tahanan. Patay na ako, tapos na. Tapos na. Hindi maipaliwanag ni Garcia kung paano ang nangyari sa eleksyon na yan. Ang dami na hong nagtatanong. Oo. Na talagang garapal naman talaga. Oo. Yung mga troll, yan na lang ang sumasangga. Ang dami. Magkano kaya ang bayad sa troll? Malaki-laki siguro. Yung isa nakikita ko nananaba eh. Oo. Yung mukhang matalino na hindi ko maintindihan ang itsura. Oo. Nakakasuka eh. Bahay si Mab, kaya-kaya ni Mab lahat magbibirahin. Dati ko ako kasing kasama. Oo. Kala ko nga mukhang matalino eh. Oo. Kala mo kung kumana eh. Larin pala no. Pagdating sa pera talaga, yung talino nalulusaw eh. Marami naman, di lang naman siya. Di ba? Oh. Ay sila joke no. Oh. Si Harry Rockway. Oh, ayan masisisi mo ba 'yon? Oo. Yung dating kasama namin, oh eh ganun talaga 'yon. Ha? Oh. Tatalino niyan. Harry Rockway kung binabanatan niya yung mga human rights noon eh. Human rights advocate ngayon eh itsura niya oh. Mm. China ang pinagtatanggol niya. Mga boss. Wala oh. Talagang pagdating sa kwarta. Anong talino? Dito na ako sa maging ano, parang panga. Hindi, ito pera, dami oh. Magiging tanga ka lang. Kakainin mo lang yung ano mo, yung tinatawag na integridad ni Attorney Claire Castro. Ha? Anong integridad? May integridad ka nga, wala ka naman pera. Parang ganun na yun, mga hype na yun eh. Oo, sa totoo lang. Oo. Hindi ho sila tao. Oo. Hindi. Well, Diyos ho nila pera. Yun ho talaga yun. Walang iba. Kwarta. Oh. Yung Harry Roque, no? Dati bilib ako talaga dyan. Matindi yan. Tinira niya si Marcos. Yung natandang Marcos. Tinira rin niya si Duterte. Oo. Tinitira niya. Human rights advocate nga eh. Kaya nga nagalit niya si ano eh. Ito. Si Attorney Espiritu, oo. Oo. Kita nyo naman, pero makapal talaga rin ang mukha eh. Walang ano. Hindi siya nakasagot eh, di ba? Nung sa forum, pinagsusurot sila ni Attorney Espiritu. Oo. Yan ang mga magandang maging senador. Pero, sayang lang ang boto natin. Pag hindi ho nasawatay ito, kung ano na to, itong sistema ng eleksyon na to, wala ang mangyayari. Ano iboboto mo kung dating tapos na ang eleksyon? Oo. Ba? Oh. Ay nako mga boss.
Magkulabo tayo, magandang comment nyo. No? Al Olalia, shout out. Ito yung tungkol sa 800 na ano, 800,000 na kailangan ng Taiwan. Oh, ito ang mga komento nyo. Sabi ni Al Olalia, magandang gabi Sir Rox. Buti pa ang Taiwan, napaunlad nila ang ekonomiya nila. May mga leader silang dedicated at nakatuon sa progreso ang kanilang bansa. Kailan kaya mangyayari sa Pilyas ang tulad ng Taiwan? Sus Mario Jose. Ang hirap ng tanong mo, Al Olalia. Pero parang siya rin na sumagot. Imposible na siguro hanggang maraming mangmang sa Pilipinas na bumoboto ng mga walang kakayahan kundi sumandok ng pondo. Dasal ko pa rin na mangyari sa atin, matulad tayo sa Taiwan. More power, stay healthy. God bless, Xerox. God bless, Al Olalia. Hindi lang ikaw ang nagdadasal niyan. Marami tayo. Pero yun nga, aasa tayo sa kasabihan. God moves in a very mysterious way. Ha? Alberto Ulaer, shout out. Karoke, kaya ganyan magsalita si Robin Padilla. Maliit siguro ang confidential fund at intelligence fund niya. Mabuti pa si Robin Padilla. Ano to? Mabuti pa Robin Padilla, umuwi ka na lang sa Afghanistan para hindi ma-high blood ang mga nagko-comment sa vlog ni Karoke. Umanib ka na lang sa bandidong Taliban at sumisid ka na. Kumisid ka na lang sa Pacific Ocean. Edward Samar, shout out sa iyo ha. Magandang ha? Maganda naman ang Pinas. Trilyonis naman ang pinag ha? Maganda naman ang Pinas, trilyonis naman ang perang pinag-uusapan. Confidential nga lang. Ang gagaling oh. Saan ka ba nang gagaling? Tagal mo na wala, Edward. Ah. Carlos Rodriguez. Welcome to the club. Yan si Robin Hood. Wala sa katinuan yan. Kulang sa pag-iisip. Laki ah. Laki kulang. Librado. Pero mas kulang sa pag-iisip yung bumoto dyan. Ano sa palagay mo, Carlos? Number one. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning po, Karoke. And to all Rocky Warriors subscribers. Aba, ay magandang balita yan. Sana walang lukuhan. Yan nga sinabi ni ano, di ba? Ni Belio. Mag-ingat kayo sa mga illegal recruiter. I-check nyo mabuti. Diba? Pero malaking gastos kasi yan. Kala nyo, hindi libre ho yan. Ha? Eto, si Ligam. Welcome to the club, Ligam. Oops! Pambala ba tayo dyan? Gawing human shield? Yan na sinasabi ko Lay, di ba? Pero hep, sabi niya. Alam niyo bang ang laki ng lagay bago ka makapagtrabaho doon? 250,000 placement fee sa Taiwan para maging workers ka doon. Di madali, baka madali ka pa ng mga illegal recruiters. Yun nga, kaya nagbibigay naman Lay si to, Secretary Belio ng babala na siguruhin yung legal at legit yung inyong recruiter, di ba? Eh, 250,000, di dalawang buwan lang na halos na sweldo yun, di ba? Oh, kung gano'n na nga ba kalaki ngayon. Dati, ang alam ko, 70,000 lang. Noong araw. Librado Ludovico ulit. Ano, bigote, yan ang totoo. Ang sinasabi ni Sir Antonio Carpio, hindi yung pinagpipilitan mo. Sa totoo lang, wala akong ganang makinig sa'yo. Weh, kagalang-galang na sinatong bigote. David Alwin Mendoza, shout out ah. Hello Karoke at sa mga Rocky Warriors, magandang gabi po sa lahat. Alam ko po maraming Pilipino ang masaya sa balitang yan, pero sa kabila po niyan, mas masaya at maligaya ang gobyerno ng Pilipinas, dahil po marami na naman ang magpapadala ng mga remittances sa Pilipinas. Totoo yan ha, David ha. Nasaan na po ang pangako ni His Ecstasy na Ecstasy ba? Excellency na pauuwi na lang ang mga OFW natin, mga kababayan. Wala silang maibigay na trabaho sa Pinas kasi walang gustong mamuhunan
sa bansa natin dahil alam nila na wala din mangyayari. Tignan niyo po yung mga factories na nagsasara sa China. Saan po sila lumilipat ng bansa? Di po ba sa Vietnam, South Korea, India at ibang karatig bansa natin? Bakit? Ikanya marami pong dahilan pero di ko na po sasabihin dahil alam din ng mga Rocky Warriors. Totoo, Kakamping at Kabunyog ang dahilan. Totoo yan, David. Alam din natin, ha? Ng Kamote. David Alvin Mendoza ulit. Oh. Hi, Karox. Dagdag ko lang po dito. Manunood. Ha? Dagdag ko lang. Dagdag ko lang po. Di po manunood si Kimo ng vlog niya yan, si Christian Esguera about kay Supreme, kay SC Retired Senior Associate Justice Supreme Court Retired Senior Associate Justice Antonio Carpio. Kasi po, di kayang ako arukin ng isip niya yan. Oo, naniniwala ako sa yan, David. At kaya lang po niya panonoodin ay mga programa, kaya niya lang pong panoorin ay mga programang gaya ng Sesame Street. Oh, Sesame Street, Batibot, kahit po siguro ang mga cartoons na English ay mahihirapan siyang maintindihan yun. Tawa ka ng tawa, David. Sobra ka naman. Hi, Kimo. Sana naman sa susunod na magsasalita ka sa Senado ay yung may katuturan ang sasabihin mo. Di natutuwa ang mga tao sa mga sinasabi mo. Eh, ba't tawa ka ng tawa nga, Rod? Oh, di natutuwa ka sa sinasabi niya, di ba? Oh, pinawisan ako sa'yo, David ka. Ha? Willie Vasquez, welcome to the club. Sir Rox, tanong ko lang kay Robin Angas, China ba ang bumoto sa'yo o Pilipino? O bakit sa China ka nakapabor? Manahimik ka na lang, enjoy mo na lang ang sweldo mo na pera ng taong bayan. Ha. Kimo, makinig ka, Kimo. Manoodin ka sa mga vlog namin, 'di mo? Tsaka babos-bosan mo pagpunta sa Senado ng nakainom, ha? Tsaka yun nga, wala ka sa pelikula, ikaw naman. Ikaw nga yung ano, sa pelikula nito si ano? Kay Regine Velasquez, ba? Oo. Tsaka siya, tatay ni Regine Velasquez doon si Butch Aquino. Si Kimo naman noong mga panahon na yon, isang mahirap lang na mekaniko. Oo, na in love siya kay Regine, na mayaman, na sikat na singer. Ganun, ano pa lang siguro yun? Ganda yun. Maganda yung eksena nila Regine doon, mga boss. Yung parang bed scene. No? Kalat ni, napanood ba yun? Ha? Perdi na sa ano. Good evening po, Karox. Tingnan natin, Karox, buti pa ang Taiwan may pagmamahal sa ating mga Pilipino. Totoo. Diba? May respeto sa atin, diba? Mataas at may tiwala sa ating mga Pilipino ang Taiwan. Ultimo, magsasakang Pilipino kailangan nila. Oo. Construction worker, masipag at madiskarte sa trabaho. At may iba pang kailangan manggagawa ang Taiwan. Mahal kasi nila ang kanilang mamamayan. At magaling ang mga namumuno sa kanilang bansa. Kaya maunlad ang Taiwan. At kaibigan nila ang Amerika, Canada, Japan, Australia, South Korea. At maunlad na bansa. Salamat Taiwan. God bless po. Oh. Ay nako. Para mong sinabi, perdi na nakawawa talaga yung mga Pilipino, di ba? Alberto Laer, shout out Karoke. Anong masasabi ng mga senador? Handa sila. Karoke, ano ang sabi ng mga senador? Handa sila ni Bato de la Rosa, Jingo Estrada at si Robin Padilla makipaggera sa China. Karoke, ilagay sila sa front line. Baka sa isang putok lang ng baril ng sundalong inchik. Wo. Ano to? Maging matauhan na sila. Hindi pala mga NPA ang kalaban natin, mga Chinese soldier, takbo na. Alam nyo, no? NPA sila ng NPA. Eh, ang nagpapahirap sa bansa, hindi naman NPA na sinasabi nyo.
Politiko! Kayo! Tataka talaga ako, mga boss. Kitang-kita na nila kung paano ibinaon ni Bigong, paano mali lahat. Duterte pa rin sinisigaw nila. Huh? Duterte. Gagawin pang senador eh. Oh, to. Diba? Sabi ni Gloria Macapagal Arroyo na kailangan maging active na naman sa politika si Digong. Ano ba ginawa ni Digong? Mga boss, meron ba kayo alam? Ha? Maliban na nga yan nga, PI kayo, ha? Papatay ko kayo, ubusin ko kayo. Puro ngalak lang na, wala naman nangyari, di ba? Meron ba? Oh. Ha? Jet ski ako. Ha? Wala. Kawawa talaga to Pilipinas. Diyos. Ha? Moody Muma, shout out. Hi, Sir Rox. Good evening. Ha? Sabi ni Moody Muma. Nangyayari atin ngayon, ang mga nakaupo sadyang gumaganti, hindi pa ba nahalata ng mga Pulangaw at DDS? Ha, mga Pinoy naman kayo, kung maka-idol kayo sa akala ninyo habang buhay silang mabubuhay. At idol ninyo magnanakaw, mamamatay at mapaghiganti sa buong bansa. Yan ang gusto ninyo. Ang kawawa diyan sa Pinas, ang mga kabataan, ang masa, nagbayad pa ng troll upang ipagtanggol ang mga pagtanggol na nagbabayad sa kanilang hanggang hindi nagbabago ang pananaw ng matitinong Pinoy habang buhay ng nganga ang mga Pilipino. Totoo yan, Moody Muma, ha? Friends, Sherwin Sapeda, shout out. Christian Sen, shout out. July 7, Alcantara. Ines, shout out sa inyo, mga boss. Sabi ni Tia Delio. Tia Deli, Impong Basyang, bumabati po ng may ngiti at kaway sa ating pong lahat, mga kapatid sa Rocky Warriors. Mapagpalang buhay po sa inyong lahat. Extended thank you sa ating sister Mirna Regalado, Marilo Pabian, sa pagbati sa inyong Tia Deli sa happy birthday. Sa topic mo today, Sir Rox, mahirap po, pero mas mahirap pong makita ang mga mahal mo sa buhay. Tirik ang mata sa hirap at gutom. Kaya kapit po sa patalim ang laging solusyon. Totoo, Tia Deli ka. Ganyan po agrabe ang hirap ng buhay sa atin, Sir Rox. Kaya titiisin po lahat kahit malayo sa pamilya. Haharapin ang susuungin po kahit sa kamatayan. Huwag lang magutom ang pamilya. Totoo yan, Tia Deli ka, ha? Masakit po sa dibdib, pero yan po ang realidad ng buhay ng sa Pilipinas. Yung gobyernong dapat siya mong maasahan, lalo na doon po para sa mahihirap. Di po ganun ang labanan, Sir Rox. Ang logo po natin matagal na pong nabago. Mga kurap ng mangurap, ilugmok sa ang bayan sa puro pahirap. O di ba, Sir Rox? It's more fun in the Philippines kasi puro mga buhaya at mga pisting yawa. Ang impyerno para sa mahirap. Alam mo, Sir Rox, sobra pong bumabaliktad ang sikmura ko every time na sinatawag po sila ng mga honorables. Eh, talagang nakakabaligtad. Magnanakaw ka, honorable ka pa. Diba, Tia Deli ka, ha? Pweh, oy! Mahiya kayo. Mga balat nyo, ha? Sa mga balat nyo, ha? Kilabutan kayo. Mga yawang damo kayo, ha? Lalo na ikaw, boy kuda. Lumayas-layas ka dyan. Para mo nang awa. Yang kabubuhan mo, please lang, huwag mo nang ipalaganap at dagdagan pa yung mga pulpul na sobrang bugok na kasamahan mo dyan. Ah, mga damo kayo. Aber, ano na ba nagawa mo? Ipagyabang
ang ipagmalaki yung mga baril mo. O di ba? Bakit di mo yan itutok sa mga tsengwa na bumabalahura ng aapi sa kapwa Pilipino mo? Buisit ka talaga? Galit ka nun. Manang-mana ka sa amo mong sugapa sa salapi. Pwede, masyado mo akong ginagalit na damo ka. Ahitin ko yung bigote mo, sabay pitik sa beklog mo. Buti lang, maaga kong binasa to, ha, Tia Delica. Aha, ano? Ha? Pwede, kinam. Ay, naku, sero, natangay na naman ako ng emosyon ko. Pasensya na po. Lola Basyang at Tia Deli, lalayas na po at magpapalamig muna ng ulo. Yan sa muli po. Lola Basyang signing off. Ang sa inyo lahat ay nagmamahal. Ito ang inyong Tia Deli. Good night everyone. God bless po Sir Rox. Ingat po. Ingat ka po palagi. Walang umay na thanks you Sir Rox. Babawi si Tia Deli. Promise. Basta ingat ka dyan, Tia Deli, kaya... Ay, shout out sa Sapeda family dyan sa LA, ah. Elizabeth Iscario, ah. Good evening, Sir Rox. Ayan ho, ang, eh? Ayan ho, at marami ng namang mga kababayan natin ang gustong pumunta dyan sa Taiwan. At alam natin kung bakit. Kasi nga, maganda ang sweldo dyan. At magkakaroon dyan ng maraming Pinoy na walang kinabukasan dito, lalo na at most corrupt ang ating bansa. Magandang kinabukasan ang hinaharap ng isang Pinoy. Most corrupt ang ating bansa. Magandang kinabukasan ang hinaharap ng isang Pinoy. Ay nako, ewan ko. Federico Mandak, shout out. Federico Mandaco. Problema lang dyan ay yung tensyon ng giyera. Alam naman natin yung threat ng China sa Taiwan. Totoo, Federico, yun nga eh. Sipin mo ha, Federico ha. Kung sakasakaling mapupunuan yung kailangan daw na 800,000 ng mga Pilipino, including farmers, ha? Construction worker and so, ha? 800,000 yung pupunta ron. Eh kung sakasakali nga huwag naman pahintulot ng Diyos, eh sumiklab ang gerang sinasabi. Yung 800,000 na doon at yung hirap ng kalooban nung naiwan nila dito, time is 3 siguro yan. Asawa, magulang nila na naiwan dito sa Pilipinas, di ba? Yan ang mga aalalahanin. Oh. At hindi naman, alam nyo mga boss, no? Malamang sa alamang talaga yan eh. Kasi, kita mo nga itong Pilipinas, hindi pa sa kanila, talagang sinusugapa pa. What more yan, kanila nga yan, province of China yan, Taiwan, tsaka yan Hong Kong. Oh, alam ko yan eh, kasi si Boy Hong Kong, yung anak-anakan ko nandun sa Hong Kong, tsaka sinasabi talaga na Taiwan is a part of China. Oh, eh, nagkaroon na sariling gobyerno, ayaw na ngayong umano, oh, at umunlad na, oh. Talagang kukunin ng kukunin eh, sabi ni Boy Hong Kong eh. Kung hindi makuha sa santong dasalan daw yun, sana nga wag mangyari mga boss. Oo. Kasi lalong sakit ng ulo, mantaki mo 800,000, eh kaya namang pumunta mga sukdo lang magkautang-utang yung mga Pilipino. Kung sa sinasabi na 250,000 na placement, wag qualified, eh ipangungutang talaga yan dahil dalawang buwan, tatlong buwan bayad na sila dyan eh. Oo. Eh ang kontrata ho Taiwan, hindi ako magkakamali, pinakamababa ho yung 2 years. Oh. 'Di ba? Ay nako, Federico. Elizabeth Iscario ulit 'to. Dito sa ating bansa, kailangan mataas ang iyong pinag-aralan para may chance kang gumanda ang kinabukasan mo. At magaling kang dumiskarte sa buhay mo, lalo na sa hirap ng buhay ngayon. Kaya ang karamihan sa mga Pinoy ngayon nasa ibang bansa para may pag-asa kang umasenso at makaipon. Kaya itong malaking offer ng Taiwan sa mga Pinoy, tingin ko maraming magkaka-interest dyan. Di ba, Sir Rox? Oo! Sukdo lang magkautang-utang sila. Sukdo lang maibenta nila yung mga lupain nila. Oo! Sasanlaan nila yan. Oo! Lalo yung mga farmers. Oo! Ang problema dyan, yung mga teachers.
Ubus. Ubus ang teacher dito. Oo. Eh, maski hindi ka pala board passer eh, pwede ka ng 100,000 na yung kikitain mo eh. Pag board passer ka pa, 150. Ang daming gagraduate na teacher, aber? Oo. Oo. Kesa, eh, pag hindi ka graduate dito, ang tawag sa'yo, eh ano, parang substitute teacher ka lang. Hindi ka pa considered teacher eh. Parang pamalit ka lang, casual, hindi ka pwedeng makakuha ng item na teacher ka pag hindi ka board passer dito. Oh. Kumbaga ano, extra ka lang, kumbaga sa pelikula. Eh doon, 100,000 ka na agad. Oh, nga. Oh. Hindi ko ganun kadali pumasa ng board exam ng teacher. Oh. Marami akong alam na ano, baksak pa eh. Oh. Ganda ng kwento natin, di ba? Federico Mandak ulit 'to. Napanood ko yan, Sir Rox, yung interview ni Christian kay Justice Carpio. Malinaw na malinaw yung mga paliwanag niya kung bakit kailangan natin ang mga ally sa West Philippine Sea, hindi lang sa Amerika. Sana mapanood ni Robin ito para maliwanagan siya kung kaya ng utak niyang intindihin. Yan ang problema, Federico. Kung kaya ng utak niyang intindihin, ha? Diyos ko. Elizabeth Iscari ulit. Oh. Ito namang si Robin, tungkol sa sinasabi niya na di daw kailangan natin ang tulong ng kano sa West Philippine Sea. Buti nga at andyan ang mga allies natin na handa silang tumulong para ipagtanggol tayo. Tapos itong epal na Robin, di daw kailangan. Grabing katangahan at kabubuhan ito, senador na ito. Buisit yan sa ating bansa. Sobrang mga Chino po eh. Okay, tamo, Kimo. Sana makarating sa ito, Kimo. Ha? Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox. Maganda yan, malaking oportunidad dyan sa ating mga kababayan. May problema, 800,000 na matino ang isip at matinong butante. Sino ang maiiwan mga tabogo na walang matrabaho? Mananatili ang mga halimaw na opisyalis sa gobyerno. Hindi, Raul, baka pwede naman silang bumoto doon. Oo. Oh. Diba? Pero yun nga sinasabi ko. Pag yan pa rin ang component niyan, Comelec plus Smartmatic, dadaan ho, mas madali pa sa kabayo ang dumaan sa butas ng karayo kaysa may oposisyon na makalusog. Tama yung 8 diretso sa Inidorong, gagaling na politiko nun, ha? Okay na, Jeff. Anong kamandag meron yan si Digong? No? Ang Duterte? Anong kamandag? Wala ka naman ako. Sa 6 na taon, hindi ko. Wala naman akong pinuring nakita eh. Sa totoo lang, wala. Oh. Puro ngak-ngak lang eh. Puro ano, puro porme eh. Totoo lang. Oo. Oh. No, yung mga kwento niya, no? Kwento niya yung kung gaano kalaki yung et-et niya. Kung gaano siya ka. Kinawa niya pa. Nababoy talaga nitong si ano, si Digong ang Pilipinas. Oo. Takin mo, spiritual advisor niya Kibulok. Economic advisor niya Michael Yang. Lord. Maki, sabi nga ni Attorney Enzo, ano nangyayari? Ha? Tubig. Johnny B. Good, shout out. Gandang gabi, Karoke. Kita mo itong Taiwan progressive country. Siguro kung hindi lang corrupt ang bansa natin, malamang ganyan din. Maraming trabahong available. Baka sobra pa dyan. Baka sobra pa dyan. Raul Villanada ulit. Oh. May giveaway uli kulang sa mga guro, nurse, mga truck driver, construction workers, mga skilled, etc. Ang naiwan sa Pinas, mga disgrasyadong driver ng truck at mga tabogo
na nagkalat, puro matino ang mawawala. Totoo yan, Raul. Yan ang mangyayari. 800,000, marami yan, ba? Di ba? Johnny Bigod ulit, oh. Nagtataka lang ako kung bakit todo pagtatanggol itong sila Marcos Duterte at iba pang alipores tulad ni Robin dito sa China. Sa tingin ko, ang laki ng utang natin. Baka kung hindi nabenta, eh nakasanla na itong teritoryo natin. Kaya ayaw nilang papasukin ang Amerika dahil hindi nila kayang kontrahin ang China dahil sa mga transaksyon na ito. Pwede, Johnny B. Good. Ha? Roll Villanada ulit. Mali rin ang huwag bumoto, dapat ay bumoto para mapatalsik ang mga hayop ng mga politiko. Problema nga dun eh, Raul eh. Pag ganyan pa rin ang gamit, yan pa rin ang makinarya, wala eh. Nangyari na, di ba? Ang liwaliwanag naman, oh. Kung paano may naniobra ang nakaraang eleksyon na hindi maipaliwanag ni Garcia. Sa TN Trayo, ha? Aris, shout out. Sabi niya, huwag kayong mag-alala, Sir Rox. Binubuli lang ng China ang Taiwan. Habang may kado, hindi magsisimula ang China sa na umatake. Kung ang Russia sinira ng kano, China pa. Ngayon lang lumalakas ang tuhod ni Xi Jinping Pingpong. Pilipinas lang ang kaya ng China dahil kay Kimo. Si Kimo, hindi Timo, Kimo, Ki, K. Si Kimo talaga hindi matimo ang isip. Johnny Bigod ulit, oh. Dapat hindi na binoboto ang mga artista dahil karamihan dito ay puro arte lang ang alam. Hindi sila totoo sa mga sinasabi nila kadalasan dahil arte lang at mga entertainer sila. Totoo yan, Johnny Bigod. Ang problema nga yung katangahan . Yan ay isang pinakamalaking problema ng Pilipinas, yung virus na yan. Tanganisim virus. At saka yung corruption virus. Oh, walang ano eh. Kawawa talaga ang mga Pilipino. Kalat ni Bayaw. Good morning, Karoke. Bugbugin mo, Karoke. Be well, Mama Bear. Mag-okay lang si Mama Bear, sabi. Sumagot si Akira. I can stop laughing from kurutin, lapirutin, and now bugbugan. Maloko kang masyado, sabi ni Akira. Sumagot si Kalat ni, ano? Hindi ah. Ako kaya ang pinakamabait na estudyante ni Karo. Hello, Miss Akira Milos. Pleasant day, sweetie, sabi niya. Oh. Sumagot si Akira. As always, thank you very much, sabi niya. Si Akira po ulit to. Shout out Akira Milos, ha. Buti bumalik ka na naman. Nagkasakit ka ba? Sabi niya. Hindi ka rin pala believe to him. I feel like while he's talking, it's on the script or already ready to execute a speech talk to the world that we live in. Huh? You're welcome, sweetie. Hanggang ngayon, isang tao lang ang believe na believe. Huh? Akira Milos ulit to. Ha? Opo, masaya pong manood kay Mab. Kuwela siya at mahusay pong kumanta. Oo. Hindi mo pa narinig boses ko. Kala mo magaling na ko. Sumagot si Ipren Aimee. Oh. Shout out, Belinda Magtangog, Dolor Garcia. Ha? Adorasyon di Maranan. Mirna Regalado, shout out sa inyo. Ha? Sabi ni Ipren Aimee. Oh. Ay nako, buti na lang at bumalik ka na, Sister Akira, dahil nakaka- awa na sila sa si Kalatni. Araw-araw kanilang hinahanap. Totoo yan, Pren Aimee, di ba? Pren Aimee ulit, oh. Ha? Ba't kaya di nakakahalata si Boy Sili na pinagtatawanan siya at tinatawag na bobo? Kung ako sa kanya, mag-resign na siya kesa pati katulad niyang mga senador ay pinagtatawanan siya behind his back.
Ang tawag dyan, friend, I mean, manhid. Walang pakiramdam. Hindi kaya nakainom to ng ano? Ang tawag dyan, pampamanhid. Baka itong ano to eh, salip na mineral water ang inumin, pampamanhid ang nainom, kaya ganyan yan ka, friend, I mean ka. Friend, I mean ulit to. Another panukala ng bubong senador na si Boy Sili, na Marcelo daw ang sagot para masugpo ang komunista. Sino kaya ang nagsisiksik sa utak ng bubong senador na to? Ramon Valencia, shout out. Bossing, akala ko laos na si Boy Kuda, silat na naman ulit. Halos lahat ng mga nag-content puro galit sa kanya. Buti kung nakakatulog pa yan. May mga palamukha niyan. Ah, basta artista, sanay sa kanya, maski ano, maski ibas niyo man, ibas yan. Gaahit lang mag-suklay lang bago tin. Jane L, shout out my friend, ah, sabi niya. Sir Rox, I watch Attorney Claire, at sa topic nila eh si Senate President Subiri nga mismo nagsabi, we need the US help. We need ally sa West Philippine Sea. Tawa-tawa ka. Dinasopla si Robin Hood. Saka yung pagtatanong niya kay Professor Batumbakal, ako ang nanliliit. Expert sa West Philippine Sea. Di Professor, tapos ang nagtatanong eh walang alam. Insultong malaki yun kay Professor. Totoo. Jane L. ulit, oh. Sir Rox, kinasabihan natin si Robin Hood ng bobo. Pero sa totoo lang, smart yan. Nang gagalaiti tayo sa iris kay Robin Hood, pero siya patawa-tawa lang. Tayo ang sinasabihan siguro ng bobo. Kasi pa, bobo, kasi paldo ang bulsa tayo, tayo nga nga. Oh, yun, tama ka dyan, Jane ka. Jane L. ulit, oh. Sir Rox, walang maiimpeach hanggang andyan si Dutz at Bongbong. Baka nga si Risa at Franz Castro pang ma-impeach. Malamang, ha? Malamang yan, ha? Oscar Regalario, shout out, sabi niya. Good AM, Karox. Dapat itong si Bato, hamunin niya ng suntukan ang mayabang na Chinese ambassador. Kung talagang makapilipino siya. Bato-bato naman ang katawan niya. Totoo. Marilo Pabianak, shout out, ah. Sabi niya. Good morning po, Tay. Maraming magtatry po niyan na magpunta sa Taiwan. Sa hirap ng buhay sa ngayon sa atin, lahat ang mataas ang piresyo. Para sa akin, sa kinabukasan ng pamilya, nakakahiya na nga po itong number one senator natin. Kumbaga, lumulusob sa gera na hindi man lang naghahanda tulad ng pakikipagtalo sa mga resource person. Masyadong piling magaling at matalino. Hindi kasi dahil senador siya ang dapat paniwalaan. Totoo. God bless po tayo. Always keep safe po. Ganon din ang mga Rocky Warriors. God bless, Nak Malu. Guramosa Sarabotska, shout out, ha. Juan Gabriel, shout out, ha, sabi niya. Ha? Isang bala lang, halos kasing laki ng, ha? Isang isla na halos kasing laki ng Mindanao, nangangailangan ng sandamakmak na trabahador. Ang galing, at isipin pa na napakalayo na ng agwat ng bansang ito kung pag-uusapan ang kaunlaran kumpara sa Pilipinas. Ay talagang malayuan. Samantalang ang Pilipinas ay maituturing na napakasagana sa likas na yaman kung ikukumpara sa mga karating na bansa ng Asia. Kulelat sa pag-unlad, problema, makasariling politiko, anomalya at kurakutan sa pera ng bayan. Gobyernong palso, yan ang totoo. Totoo yan, Juan Gabriel, oo. Juan Gabriel ulit, oh. Sana maging state ng Amerika ang Pilipinas.
upang hindi na kailangan pumunta sa ibang bansa upang gumanda ang buhay. Alam mo yan ang pangarap ni ano eh. Sino to? Si Attorney yung parating na dideclare na nuisance candidate. Pamatong. Attorney Pamatong. O Muslim pa 'yon. O ilang beses tumakbo nang nakamatay na nga yung katatakbo eh. Puro nuisance candidate. Yan ang talagang gusto niya mangyari. Oo. Maging tayo ay isang maging miyembro na ng Amerika, maging state, parang nangyari sa Guam. O, diba? Tuloy natin si Juan Gabriel. Matagal na kami dito sa US. Kung imigrante ka, pulpul ang English mo, may polio ka, edad mo ay 60, kaya mo pang magtrabaho, marami ang mapapasukan, basta masipag ka, maganda ang buhay mo, kahit yung pinakamababa ang sahod, na $12 per hour. Malaki yun, ha? Kayang bumili ng 25 libras na bigas. May pang McDonald's pa at ilang bagay pang mabibili. Hindi tulad dyan sa Pinas. Basta mahirap talagang mahirap. Halos walang makain. At ang diskriminasyon dyan ay grabe. Totoo yan, Juan Gabriel. Totoo yan. Ha? Oy, mission accomplished po mga boss. Ah, nakapagsaya tayo. Tanghali na. Galas 11 na. Oo. Nagpuputol-putol po kasi may mga tumatawag sa akin ng ganyan. Oh. Kaya hindi ho ako makapag-live. Kasi ho, hindi ko ma-post pag live. Di ako marunong magpo-post ng live. Oo. Oh. Tsaka maraming surot na pumapasok. Oo. Oh. Dito wala. Meron man pa isa-isa. Oh. Tapos nire-remove ko na. Oo. Oh. Alam nyo mga boss, tanggapin man natin hindi, ha? Nung panahon ho ng wala pa yung Marcos na yan, senior ha, ang mga politiko ho, nag-house to house po sila. Pupunta ho sila sa mga talagang nangangampanya sila, mga senador, mga congressman. Oo. Nag-house to house ho sila. Tsaka maingat ho sila magsalita. Baka makasakit sila. Lahat na namumutawi sa kanilang mga bunganga, ay talagang pinag-iisipan. Oo. Eh ngayon, no, tignan mo. Oh, presidente si Digong, oh, tignan mo kung magsalita. Ha? Wala hong ganyan. Siya lang ho. Sa lahat ho na naging Pangulong Pilipinas, si Digong ang pinakamaanong bunganga. Oh. Eto na, eto na anak ko. Oh. Kaya sinasabi, kung ano puno, siya bunga. Ayan na. Oh. Lalo mo lang ano, bakit? Kung gusto lang bigay ng kongreso, kung ayaw nila, diwag. Parang ganun eh. Diba ganun yan eh. Ganun ang tema ni Botangera. Itong si Sapakera. Itong si Sara. Ha, diba? Tsaka yung paulit-ulit, no? Bakit ayaw niyang gamitin yung curfew? Eh, ang asawa niya, curfew eh. Oo. Tinapon niya eh. Pati pangalan ng asawa niya. Iwalay na ba sila? Pati yung age eh. Di ba pag nag-asawa ka, mawawala yung H, yung middle initial mo. Nyari, Sara Z. Duterte. Pag nag-asawa ka, magiging Sara Duterte Carpio. Mawawala na ho yung middle initial. Magiging middle initial mo, yung pangalan ng tatay mo. Di ba? Eto, wala. Ni isang letra yata. Wala yung letra ng Carpio eh. Meron yung letter A. Oo. No? Hindi ko naman maintindihan, di ba? Mabuti sana kung artista siya, hindi naman siya artista para burahin niya yung pangalan ng asawa niya, no? Hmm. Agay ni ano, ni VP Lenny o Robredo. Robredo asawa niya eh. Di ba? Nakakapagtaka ho, marami hong nakakapagtaka na. Oh. Dito sa mga nangyayari sa politika. Na pabaho ng pabaho eh. Oo. Oo. Ang problema yun nga, pag marunong ka, ano ka, sibaking ka, kailangan tanga ka para manatili ka sa pwesto, agaya nangyari do kay Cielo Magno. Diba? Ganun o.
Kaya yun nga, kung papayag pa rin ang tunay na may-ari nitong kumpanyang Republika ng Pilipinas, na yan pa rin ang maging sistema ng darating na eleksyon, ha? Eh tapos, so, lulusot po si Digong pag tumakbo senador sa 2025. Lulusot po yan. Kung pwedeng tumakbo yan, baka yan pa maging Senate President. Ha? Pilitin kong makapag-vlog mamaya. Oo. Hanggang magandang tanghali po mga boss. God bless. Sana naging masakay yung tanghali. Mag-comment po kayo. Magandang tanghali po. Mamaya ako, pilitin ko makapag-vlog pa ng minsan. Oo. May dami kasing magandang i-vlog. Totoo lang. Oo. God bless po. God bless. Mga boss.